mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa Pinoy Kapuso Mo Vlog at sa Transwritten Channel. Samahan ninyo ako muli sa aking gagawing masayang reaction video at tayo ay sama-samang maglakbay sa magandang lugar ng ating hinahangaan na pamilya. Sa kanilang probinsya, sa pamamagitan ng video na ito, ay ating masayang mapapanood ang kanilang masayang pamumuhay at ito ay puno ng pagmamahalan. Mayroon lamang akong katanungan sa aking kaisipan, nasaan kaya ang kanilang butihing ilaw ng tahanan? Yun po ang aking laging may tatanong sa aking kaisipan dahil hindi po natin nakikita sa kanilang mga video. Sana po sa mga susunod na kanilang video ay atin lang masisilayan ang kanilang buting ilaw ng tahanan. So, abangan natin. Ito na po ang kanilang video, Ang Buhay Provincia. Magandang umaga po sa lahat. Ang video pong ito ay wala lang, trip lang. Ay papakita ko po sa inyo yung loob ng aming bahay sa tuwing umaga, kung anong ginagawa nila Chin, Char, tsaka Dudes sila igigising. At tsaka yung mga gamit namin, ito bagong mixer, audio mixer namin na binili namin kahapon, at saka yung electronic drums na sponsor ng ating mga mababait na mga subscribers at mga sumusuporta sa ating mga tugtugan, guys. At saka meron din kaming bagong microphone, thank you Lord, at isang bagong electric guitar ni Chen. At saka may kasama po yung maliit na guitar amps. Thank you po sa nag-sponsor po nito. At ito po yung nakikita niyo kadalasan sa mga video. Dito sa harapan po ng aming tutugtugan, dito po kami natutulog. Dito si Chin, Char, at saka si Dudes. Kasi maliit lang din po ang aming kwarto. At saka puno din ng kahit anong gamit. Ito yung... At ito yung kumot ni Dodge na ayaw niyang palitan kasi po mula po nang siya silang na ayan po nang kinagisnan niyang kumot. Yan, kahit nagutay-gutay na yan. Sobrang comfortable po siya yan, mga kaibigan. At ngayon ang video po na ito ay papakita po namin sa inyo kung saan po kami kukuha ng maiinom namin na tubig. Kasi dito sa probinsya po, meron kaming tubig na linya po ng tubig na sa isang linggo po ay minsan dalawang beses lang po siya natulo at na may supply. Kaya ngayon, ito nagsali na po si Chen ng tubig. Kasabay din ang pagsiga ng sa saingan namin sa umaga. Kukuha po sila ng tubig doon sa balon po. Ito pong likod ng aming bahay. Kukuha po sila ng maiinom po na tubig. Kasi siya, ito yung kadalasan yung ginagawa pag umaga. Yan, nagdidilig po siya ng mga halaman. Tsaka naglilinis din po sa paligid ng bahay. Yan po. Ito po si Char. Hi Char! At saka si Chin at si Dudes. Yan. Ito na po. Lalabas na po sila at kukuha po sila na maiinom na tubig. Kung okay lang po sa inyo, samahan po natin sila. At makikita nyo po, baka gusto nyo makapunta kayo dito. Gusto nyo minum ng tubig na iniinom namin. Kaso lang sa gripo po. Ay hindi po, sorry, sa trip po sa balon. Wow. Di naman siya ganong kalayo, mga 1,000 hakbang. Malapit lang din naman po. At sa lalo na po yung si Dodge, may kasamang takbo pa yan. Napakalapit lang. Yan, susundan natin sila guys.
Yun, layo na nila. At saka parang may ano nga? Ah, may kalabaw. Ah, itong kalabaw na to guys ay ano, ah, nanghahabol talaga siya ng ano, trip niya eh. Yun, ah, pala kaibigan pala tong kalabaw na to. Ah. Hindi lang na, na misinterpret lang ni Lods. Hello, kalabaws. Ang pangalan po nito ay si Bogart. Malapit na po tayo guys sa pagkukunan namin ng tubig. Wow. Pasensya na po kayo sa akin, sa aking pag-action kasi hindi po kasi kami sanay masyadong magtatagalog sa may lugar kasi Bisaya po talaga dito ang salita. Ito na po, welcome sa Tubod. Ang tawag namin dito ay Tubod Kapipi. May-ari nito ay si Pipi. Wow! At hindi na po siya nilalahan dito. Siya po nakadiscovery ng balon na to. Nadiscovery po niya ito nung season ng tag-init. Kaya matibay ang tubig na to, mga kaibigan. Dito lang. Halos lahat ng tao pa pag-tag-araw ay nandito po kumukuha ng tubig. Wow! Inom, naglalaba. At minsan iniinom na lang talaga kasi sa ilog na lang po lahat ng naglalaba po. Okay. Gusto niyo uminom na uuhaw na ba kayo dyan? Punta lang kayo sa aming balon. Yan, sa likod po niyan may mga ano po dyan, may mga vegetables garden. At dito rin kumukuha ng pandilig ng mga halaman tulad ng talong. Napakalinis pa ng tubig na to guys. Si Dudes nga pag minsan napunta ka, naalis kami, napunta kami sa ibang lugar, parang ayaw niyang uminom ng tubig doon sa pinupuntahan namin at nagbabaon talaga kami ng tubig galing po dito kasi sanay na talaga siya sa tubig na doon. Parang minsan dito siya naliligo, dito na siya naghihilamos, minsan takbo dito at saka kukuha ng mainom. Safe naman to kasi yung balon talaga hindi bumabalik doon sa yung mga nilalaba kasi nandoon yung napansin nyo doon sa likod, nandoon talaga yung balon taka nilagyan lang siya ng tube para hinahatak dito ng hangin sa puso. Yan po. Kaya safe na safe dito. At saka tested na po ito ng napakatagal na panahon. Dito minum yung mga lulo namin, mga lula dati dito. Yan. Pure mineral water. Mamaya po guys, pagkatapos nito, practice na naman. Tsaka, mga project po, homework sa school. Yan ang ginagawa nila ngayon, sa ngayon po. Yan, ito may barangay road po sa amin. Ito, dumaan po yan sa, ano, sa harap ng aming bahay. Sa baba, banda, sa aming bahay. Yun, bahay ng kapatid ko yan. Malapit sa bundok din. Napansin nyo, yung bundok na nasa gilid, pag nahagip ng ating video, yun po ang inaakyat na namin. Dito, gusto nyo, mamitas kayo ng mga gulay dito guys. Dito, napag-iwan ng garden po ito ng mga gulay, taniman. Okay, dito na po tayo sa bahay. Si Char, patuloy pa rin ang paglilinis nyo dito. At abangan niyo po ang susunod naming videos guys. So yun mga idol, mga kapinoy, ating napanood ang
masayang pamumuhay ng ating iniidolo at inaanga ang pamilya na kung saan napakagaling nilang kumanta at magtugtog ng gitara. Walang iba kundi ang France Rhythm Channel. Patuloy nating suportahan ang kanilang YouTube channel. At siyempre, huwag kalimutan ang Pinoy Kapuso Mo Vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. So yun lang po. Maraming salamat sa aking naisir na kwento. Dito na lamang. Salamat.